Saan ako titingin? Sa akin? Kumusta ka na, pre? Game? Game na. So yung concept ng episode ngayon is parang adulting in the Philippines. So parang gets mo, adulting, parang di ba, kung isipin mo, sa 20s na tayo, early 20s, mid-20s, parang ano, paprioritize mo na yung pagbili ng car, pagbili ng home, pagiging independent, mag-start ng family mo. So parang yung since kaabili mo nga lang ng car, so ibig sabihin, alam mo yung parang ideas, may concept ka, ano yung mga kailangan consider pag sa pagbili ng kotse. So parang yun yung gusto kong pag-usapan natin ngayon dito sa episode na to. Okay. Game? Tanong ka lang. Sige. Shout out nga pala sa aking jowa. Hello, jowa. Nakatingin sa kanya. Ano yung una niyong kinonsider dun sa pagbili ng kotse? Or di ba parang sabi mo kanina, hindi more on kailan or purpose. Parang yun yung kailangan. Una, syempre, budget. Okay. Kaya niyo na ba? Kasi lahat naman gusto magka-kotse. Sino ba makayaw? Kaya nga, lahat ng tao dito sa Pinas may kotse. Ang tanong, kaya niyo na ba? Yung budget. Yung tipong magbabayad kayo monthly o kung ika-cash nyo or what, nang hindi maapektuhan yung ibang bagay sa buhay nyo. Sunod. Hindi. Balik muna tayo sa budgeting. So, paano yun? Tingin mo ilang percent nung amount ng kotse yung dapat na mayroon kayong hawak? Tama ba? Actually, sa evaluation ng banko or in-house, kahit ano, 30%. So, 30% ng value nung kotse dapat meron ka? Hindi, ng monthly. Kunyari, ang monthly amortization mo sa car ay 30,000. Dapat, yung sweldo mo, nasa 100,000. 30%. 30% nung sweldo mo, monthly. Okay, so parang yun yung ano? Ganun yung ideal. Yun yung talaga sa bank. Okay. Para ka ma-approve. Kasi nga, totoo naman, yung 70% pang gastos mo. Most probably kasi pagka hindi ganun, mapuporfeit, madi-default lang, di ba? Kunin din ng banko. Okay. Ano yung ano, next mong sinasabi kanina? May sabihin ka dapat after nung sa budget. Sunod, kung kailangan nyo ba talaga? Okay, sige. Mamaya, may kotse naman kayo or hindi nyo naman kailangan. And so, isipin nyo ano yung purpose. Kami kasi kailangan sa work. Araw-araw kami nagta-travel, meet up ng clients, ganyan. Sunod, family. Malaki yung family ni Debs. Hello po. So, doon papasok yung type ng car, kung sedan or SUV. So, since sa inyo, sa sitwasyon nyo, kailangan nyo ng malaking car kasi madami kayo. Lagi kaming marami. Actually, kami lagi yung sinasakit. Mapa kaibigan, tropa, colleagues, or client. Kami talaga yung car. Okay, yung designated na magdadala ng sasakyan. Yes. I see. So, yun. Isipin nyo lang kung, o paplanuin nyo kung ano ba talaga ang use ng car. Kasi investment siya in a way na saan nyo siya gagamitin? Pero kung ano lang, wala lang, gusto mo lang bumili, hindi siya investment. Hindi siya counted as investment. So, hindi mo ina-advise na ganun. Dapat may sense. Dapat may purpose. Sayang lang. Okay. Tapos, yung next kong question, paano yung sa loan? Wala akong idea eh. So, parang narinig ko lang sa'yo, may in-house din, may bank. So, parang, paano pumili ng loan na okay para sa'yo? Okay. Camera 1? Pasok, camera 2? Sa loan, ang difference ng dalawa, bank loan tsaka in-house. Ang bank loan, malaki ang down payment, maliit ang interest. Ibig sabihin, maliit yung monthly amortization. Sa bank loan yan, ha? Bank loan. Versus in-house, sobrang baba ng down payment, pero malaki yung monthly. Okay. Kasi nga, doon sila bumabawi sa interest. Pero between the two, pag kinompute nyo siya, total price, ang difference niya lang naglalaro sa 50 to 100,000. Yung total. Total na yun. Kasama na yung mga insurance, mga freebies. Okay. So parang pipili ka lang na kung maglalabas ka ng malaki, or doon ka sa bank. Yes. Tapos gusto mo maliit yung monthly mo. Or kunwari, advisable kasi na mag-in-house ka kung okay yung sweldo mo.
Pero ayaw mo maglabas agad ng money. So ay mga in-house ngayon, grabe. Promotion nila, no down payment. Parang condo. So pag gano'n, di malaki yung monthly mo. Mas malaki, lower down payment, higher monthly. Oo. Tapos malaki din yung ano, requirement. Pero di ba usually mga 3 tsaka 5 years yung parang time horizon ng payment doon? Oo. Depende sa'yo actually. Yun lang yung, or meron pa bang mas mahaba doon? Hindi, 5. Ang 5 na yung pinakamatagal, di ba? Hindi ko nga advisable yung 5. Uh-huh. Sobrang laki ng interest kaso mahirap. Mahirap. So parang so ayun, in conclusion, dapat may purpose. Yes. May purpose, tapos kaya nyo bayaran. Hmm. Kasi sayang lang din. So parang ngayon, i-conclude na lang natin. Hmm. Sabi sa'yo, may kailan lang to. So ano yung parang tip mo, kunwari ako, bilang friend mo, parang kung gusto ko nang kumuha ng sarili ng sasakyan, parang ano lang yung general guideline na mapapayo mo sa akin? Well, una, anong purpose? Para saan? Hmm. Gusto mo lang bang magkakotse dahil... Hindi, so huwag mong gagamitin para maging cool-cool ka lang? Oo. Hindi talaga ganun. Okay. Or dahil gusto mo lang magkakotse, may tamang panahon para magkakotse. Sunod, parking. Yung iba, bili ng bili. Wala namang mapag-parkan, di ba? Sa inyo, walang parking. Oo, kaya hindi din. Parang hindi din talaga pumasok sa isip ko. So, may parking. Sunod, yung budget. Yun nga, budget. Mahirap din kasi. Mahirap maipit. Oo naman. Tapos, sayang. Kung ilalagay mo yung pera mo dito pang kotse sa investment na to, kunyari, realty, siyempre, condo, sa akin, mas maganda doon. Kasi yung price noon nag-appreciate. Itong kotse nag-depreciate. Actually, ganito yung ano niya. Yung insurance niya for the first year yung sa amin 49,000 ata yung insurance noon for the first year. Ano yun? Yung binabayaran niyo? Insurance. Manga. SUV. Okay. Sunod, yung next year ay bumagsak na ng 40. So bakit ganun? Kaya bumabagsak yung insurance kasi nga yung price ng kotse, ganun din yung bagsak ng yung value. Bagsak, malakas, malaki. Okay. So kung kailangan mo talaga yung car, bumili ka. Kung hindi, huwag ka nang bumili. Sayang. Ito pala, isa magandang gusto kong i-point. Second hand versus brand new. Parang ba't kinonsider nyo yung brand new over second hand? Parang yun yung maganda rin pag-usapan. Kailan magandang i-consider yung second hand over brand new? Or kailan mas maganda i-consider yung brand new over second hand? Actually, sa purpose din. Okay. Kung ano yung purpose ng pagbili mo ng car. Kami kasi, need namin ngayon yung reliable, yung hindi kami matatakot na bigla sa babiyahe kami ng ganito, biglang tumirik or what. So gusto namin brand new. Okay. Tapos malaki. Kasi, paano ba to? Hindi sa sinasabi kong sirain yung dati namin kotse. Hindi, sobrang trusting nga naman. Pero kasi, ang second hand, mga 1 or 2 years, may lilitaw at lilitaw na sakit na yun. Hindi mo rin mapipigilan yun kahit ano naman. Tapos sabi nyo pa, gamit na gamit. So yun. Yun lang, ang difference ng dalawa, sa second hand, malaki yung down payment mo. Pag bumili ka ng second hand? Oo, malaki. Sa bagay. Paano ba yun? Pag bumili ka ng second hand, babayaran mo na usually buo o hindi? Usually ba? Ganun. Okay. Kasi yung ibang banks, hindi sila nag-a-accept ng ano na yun personal loan na . Hindi na yung car loan. Hindi sila nag-a-accept ng car loan na second hand. Okay. So, kunyari, ang target namin is SUV. Mahal yun. Mahal na down payment yun. Ang in-inquire, actually nag-inquire din kami. Ang in-inquire namin sa FJ Cruiser, ang ika-cash 1.2. Paano naman? Masyadong malaki yung lalabas. So, pero kung ang purpose mo ay, may magamit kang kotse para sa araw-araw na use, pwede ang second hand. Basta ready kang ibaksak yung pera mo. Yun lang din. Actually, ngayon nga, nire-recommend ko na in-house in-house financing kaysa sa bank. Kasi sa in-house financing, yung supposedly down payment mo,
mas katuloy mo pa siya eh, sa ibang investment, gastusin, gano'n. Hindi katulad sa bank, malaki yung down. SUV, 40% nun, 800,000 eh. Eh yung 800,000 na yun, compares in-house, ang down, 400,000 lang. So, yung 400,000 na supposedly idadown pa namin, ipang monthly na lang namin, bayad na kami isang taon, kumbaga. Yun lang. Medyo ina-up ko na in-house actually. Ah, sige. I-wrap mo na. Parang bigay ka na lang. Final. Parang... verdict. Oo, ganun. Bumili ka kung kailangan mo. Kung kaya mo, bumili ka. Pero kung trip mo lang, malabo, mahirap. Kasi hindi lang naman... yung ano pa, maintaining pa niyan. Ah, maintenance. Maintenance pa niyan. Yung marami pang gastusin as in parking pa. So, bumili ka lang pag kailangan mo at gusto. Kaya mo. So, ayun, that's all for this episode. Sana, ayun, wala lang. Subaybayan nyo kami. Sa susunod na podcast namin, ako yung mag-host. Gusto namin kayo invite sa susunod na podcast namin. Invited ang aming mahal na kaibigan na si Kevin Mueco. Ah, sige, yun na lang. So, yung next podcast namin, tatlo kami nung isa pa naming best friend. And, ayun, bigay kayo ng comment suggestions nyo ng topic about adulting na gusto nyo namin pag-usapan. Ikaw, magandang sige, topic. Isang yeah. Special guest, meron pa tayo. Sino? Sino? Adulting, di ba? Oh, sino? Sige. Si Daddy. Ako, like, pagka-open na isa. Okay, that's it. Bye. Magsabi kayo kung sino yung gusto nyo i-guess ko. Gusto nyo bang i-guess ko ang tot ganya? The one that got away? Gugulo naman to. Or? Hindi. Ganto na lang. Ano? Bigay kayo ng next topic about adulting na gusto nyo parang magbigay kami ng hindi, i-guess namin. Ako yung mag-host. Magsabi kayo kung kinugulo sino yung gusto nyo maging guest ko. Guest namin. Tapos gawa tayo ng bell. Kaya ang gugulo na naman yung pag-cut-cut ko nito. Okay. Hindi ko alam tuloy. Isama mo na yun. Grabe ka naman sa akin. Alin? Yun! Ayoko. Gugulo.